Hi guys! Harry here. Ito ang aming ginawang travel vlog para sa Lakbay sa Naysay. At ngayon ay mapapanood ninyong lahat ang aming vlog tungo sa Paudpod, Botolan, Zambales. Pasensya na kung ito ang aking nakunang video para sa introduction dahil na nga rin sa late na ako nakarating at ako na lang din ang hinihintay nilang makarating. Inyo ngang matutong hayan ang aming ginawang paglalakbay para na rin kami ay makapag-relax at makapagpahinga sa mga gawain sa school. Sadly, hindi nakasama si Erwin sa aming biyahe. But thankfully, he volunteered na maging editor ng aming video. Dito na nga nagtatapos ang introduction. And without further ado, simulan na natin ang video. Dito kami binaba ng sinasakyan naming jeep sa Agora Wet Market, na kung saan ay dito rin ang toda ng mga tricycle. Sila'y nag-usap-usap kung saan sasakay at kung magkano ang pamasahe. Sila Nash at Leo nga pala ay nauna nang nakarating dito upang kami ay kanilang salubungin. Para na rin sabay-sabay na ang aming pagpunta sa Paudpod River, dahil tanging si Charmin lang ang may alam kung saan ang daan nito. Lahat kami ay kompleto sa gamit. Ako sa video recording at ang iba naman ay sa pagkain. Sheesh! Rhyme! Paudpod. Ano nga ba ang Paudpod? Ang Paudpod ay isang barangay sa munisipalidad ng Botolan sa lalawigan ng Zambales. Ang populasyon nito ay nasa 946 o 946 batay sa talaan ng census noong 2020. Saan nga ba ang aming destinasyon? Aming pupuntahan ang tinaguriang New Zealand ng Botolan, ang Paudpod River, na kung saan dinadayo rin ng mga turista mula sa malalayong lugar at binibisita rin ng mga lokal na residente at mga kalapit na barangay. Rachel, puto na ba excited ka? Tumalilim tayo ayun o. Ito na nga yung tuloy na tatawirin namin upang makatungtong sa kabilang side ng ilog. Sa una ay hesitant pa yung iba tumawid dahil nga sa tingin nila ay gigiba yung tulay. Umuga kasi. Actually, dalawa yung tulay. Isa dito at isa sa kaliwa, which is mas maayos patignan. Ayun na, doon na, doon na. Pero hindi namin na-try tumawid. So napag-usapan muna nila na mauna munang tumawid yung mga may dalang gamit like tent at mga pagkain at susunod yung mga babae. Habang ako naman ay nasa likod para mag-video. Nung una, akala ko madali lang tumawid like parang hindi ako mababother pero mali pala ako. Lagi medyo nakakatakot pala. Muti pa akong madulas. Oh shit! Puta! Bababa! Happy Pride Month, guys! Here's your Joni happily running with the flag. Aray! Ay, wala ka! Kasi kasama na yan! Oh! Sinama niya yan! Yes! So dito sa part na to ay naglakad kami papunta sa mga puno upang magpahinga. Dahil na nga rin sa haba ng biyahe. Ang daming pupis. Ay!
Malakas at napaka-presko ng hangin dito, kaya naman talagang nakaka-relax ang inyong pahinga rito. Pero ang ganda dito. Sarap matulog. Sa totoo lang, sa aking experience, masarap talaga matulog dito dahil nga sa presko at lakas ng hangin. Once the wind touches your skin, may isip mo na lang talaga na matulog. Sarap matulog. Narito nga pala mga photos na aking kinunan gamit ang aking phone habang kami nagpapahinga. Napag-isipan namin na maligo muna bago kumain para naman mas mapreskwan pa, diba? Kaya naman dumiretso na kami sa ilog kung saan walang tao. Medyo kalayuan pero na-enjoy naman. Si Leo nga palang may hawak ng phone para mag-record dahil pigret ko kasi si Johnny papunta sa ilog. Hindi ba parang tang video ka o bababo ka? Hindi ba? Nakita yung katapan mo dito. Sige pa. Harap. Oh, sheesh! Halos isang oras kami naligo sa ilog. Sakto lang din naman yung init ng araw at lamig ng tubig. Nga pala, may something yung tubig sa ilog. Kumainis yung skin ko after kumaligo. Like, legit na ang sumatok yung sinatawakan. Kumalapit lang bahay namin dito, araw-araw na ako maliligo eh. Para di na ako gumasto sa mga skin smoothing products, diba? After namin maligo, nag-prepare na yung iba na pagkain for lunch. Kasi nagugutom na rin sila eh. Nabusog talaga ako sa kinain ko. Masarap yung mga naihandang pagkain. Lalong-lalo na yung talong. Sorry. PM ay naligo kami ulit para mas lalo pang mapreskuhan bago uuwi. Nagtagal kami sa ilog for 2 hours before preparing to go home. Sobra na akong nilalamig nung sunod na babad ko. But I still insist on staying kasi gusto ko pang i-enjoy yung araw. Matapos namin makapag-ayos at makapagpalit ng damit ay dumiretso na kami sa entrance kung saan naghihintay doon yung mga tricycle drivers. Ganun lang din ulit. Ibababa kami sa Agora para nga sa jeep pauwing iba. By 5:45 PM, I think, ay nakauwi na kaming lahat sa iba. Kami bumaba ni Johnny sa P-Park upang makapagkwentuhan pa bago matapos ang araw na ito. Ligtas namang nakauwi ang iba sa mga kasama namin at kanila ring na-enjoy ang araw na ito. At iyon lamang ang aming travel vlog para sa araw na ito. Naway inyong nagustuhan ng aming video kahit na ito'y may pagkukulang. Pero at least nandito ang aming editor na si Erwin para gumawa ng paraan.
I have no idea what I'm doing. Bago magtapos ang video na ito, narito ang mga litratong aming kinunan habang kami ay nasa paudpod. Hanggang sa muli, paalam!